Sa ating pong pagbabalik sa kasaysayan, noong dekada 70, natunghayan ng publiko ang pagbaril kay Lim Seng. Alamin natin ang kwento sa likod nito. Muna kay Xiao Chua sa Xiao Time. Ako ay Pilipino. Masaysayang araw po! It's Xiao Time! Noong January 15, 1973, binaril ng firing squad si Lim Seng. Marami sa mga nabuhay noon ang nakaalala noon dahil ipinalabas ang pagbaril ng live sa telebisyon. Ano nga ba ang kwento sa likod ng pangyaring ito? Bago ang batas militar, malaking problema na ang mga illegal drug courier sa Pilipinas patungo sa iba pang mga bansa. Isa sa mga pinaka-aktibo sa negosyong ito ay si Lim Seng, may-ari ng mga negosyong restaurant. Noong magang dekada 70, siya ay nakapagpuslit ng kalahating toneladang heroin sa Estados Unidos. At nagkaroon din siya ng sariling pabrika ng heroin at gumagawa na noon ng 100 kilo nito kada buwan. Ayon kay Sterling Seagrave, pinrotektahan siya ng ilang opisyal ng pamahalaan at ng pulisya. Ngunit, tila natunugan ng narcotics officials ng Estados Unidos ang kanyang mga aktibidad. Noong September 28, 1972, isang linggo matapos ipataw ang martial law sa Pilipinas, inutos ni Pangulong Ferdinand E. Marcos sa Constabulary Anti-Narcotics Unit o CANU ang paglusob sa dalawang laboratorio ni Lim Seng at nakasamsam ng 50 kilo ng heroin. Agad sinikap na suhulan ni Lim Seng ang mga humuhuli sa kanya ng $150,000, ngunit siya ay dinala agad sa korte at umamin sa pagkakasala at hinatulan ng panghabang buhay na pagkakabilang kano at nag-alala na baka matakasan sila ni Lim Seng. Lumabas ang Pangulong Marcos sa telebisyon at ipinahayag na siya ay laban sa pagpupuslit ng droga. Inutos niya ang kagyat na pagbitay sa akusado. Hanggang sa huli, habang dinadala si Lim Seng sa kanyang kamatayan, sinasabing siya ay kumpiyansa na moro-moro lamang ang mga lahat ng ito. In high spirits pa siya hanggang ilagay na ang piring sa kanyang mga mata. Sa harap ng madlang manonood ng telebisyon, binaril ng firing squad si Lim Seng bilang babala sa mga nagnanais sumuway sa batas militar. Ayon kay Ginang Marcos, there was no Filipino who was executed even if he was convicted with murder or rape or convicted with a death sentence. Walang Filipino. That's what martial law can be proud about. It was a compassionate society, it was a benevolent leadership. In fairness, ang pagbaril sa Chinong si Lim Seng ang tanging pampublikong pagbitay na nangyari sa panahon ng batas militar. Ngunit, ayon sa ilan, may tinatayang higit 3,000 rin ang namatay sa mga summary executions sa ilalim ng rehimeng militar noon. Pero, ibang usapan na yan. Ako po si Xiao Chua, para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Xiao.